Natural na lamang sa mga lagar na ito ang makakita ng iba't ibang mga bagay tulad ng pugad ng ibon, iba't ibang inakay ng mga hayop, at mga bagay na na-stack sa punong kahoy. Pero sa video na ito ay tatalakayin natin ang kakaibang discovery na natuklasan mismo ng mga lagar sa gitna ng malaking puno ng chestnut. Kung bago ka pa lang sa channel na ito kaibigan ay huwag kalimutang mag-subscribe at click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. Kaya, simulan na natin. Taong 1980, isang normal na araw ng pagtatrabaho para sa mga lager ng Georgia Craft Corporation. Bahagi ng kanilang trabaho ay mag-ikot sa kagubatan at pumutol ng malalaking punong kahoy tulad ng chestnut trees. Kaya sa araw din na yon, ang mga lager ay ipinadala upang putulin ang mga puno mula sa isang kagubatan sa area na yon. Hindi nila alam na ang isa sa mga puno na puputulin nila ay may lihim na itinatago na matutuklasan nila sa araw din na yon. Matapos nilang mapili ang lahat ng mga puno na puputulin nila, sinumula na ng mga lager ang pagpuputol gamit ang kanilang mga balakol. Ito ay isang mahirap na gawain o trabaho dahil aabuti ng halos isang buong araw bago nila ito matapos. Nang putulin nila ang isa sa mga chestnut tree, ay may napansin silang kakaiba sa punong ito. Mayroon itong hollow o space sa gitna. Gayunpaman ay hindi na ito mahalaga para sa kanila dahil makakakuha pa rin sila dito ng mataas na quality ng paper pulp. Dahil ito ay isang chestnut tree, kaya pinagpatuloy nila ang pagpuputol at hindi nila alam na mayroong isang kakaibang bagay sa loob nito. Nang pagputol-putulin nila ang puno ay sinilip nila ang butas nito at may naaninag silang kakaiba sa loob nito. Tila ba kung ano na humaharang sa liwanag. Nang tingnan nila ito ng malapitan, ay nagulat sila sa kanilang nakita. Isang kakaibang nilalang na tila ba nakatitig sa kanila. Ano kaya ito? Ang nilalang na nakita nila ay isang mummified na aso. Nakilala ng mga lager na aso nga ito dahil sa matutulis nitong pangil at mahabang nguso. Paano kaya napunta ang aso na ito sa gitna ng puno? At ang nakapagtataka ay nasa bandang itaas ito. Paano ito na mummified? Samantala, ang mga lager ay may trabaho pa na dapat tapusin kaya naman isinantabi muna nila ito upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Sa kabila ng alam nila na mababawasan ang kanilang kita kung hindi nila ito isasama sa mga kahoy na dadalhin sa factory, ay nagpasya ang mga lager na itabi na lamang ito dahil ang ganitong discovery ay napakabihira upang sirain. Kaya iniwan nila ito at hindi binuksan dahil sila ay umaasa na may ibibigay nila ito sa isang tao na maaaring malutas ang misteryo ng aso at kung papaano ito napunta sa loob ng puno. Matapos na i-donate ng mga lager ang kakaibang discovery nila na ito sa Southern Forest World Museum, ay kailangan naman alamin ng mga staff ng museum ang kwento nito para maisama ito sa kanilang malaking exhibit. Kaya naman, ang museum ay nagpasya na humingi ng tulong sa mga eksperto upang pag-aralan ito. Ang Southern Forest World Museum ay kumuha ng mga dalubhasa sa biology upang ipaliwanag ang misteryo ng aso sa loob ng punong kahoy. Mahirap isipin kung papaano na mummified ang aso na ito na hindi gawa ng tao at ang nakamamangha ay katulad ito ng diskarte na ginagamit ng mga sinuunang Egyptians ayon sa paliwanag ng biological anthropologist na si Christina Kilgrove mula sa University of West Florida. Ipinaliwanag ni Kilgrove kung papaano nabubulok ang tissue ng isang hayop kapag ito ay namatay. Ang mga mikrobyo sa katawan ay nagsisimulang kumain ng tissue at nagsisimula ang proseso ng putrefaction. Sila ay lumalaki at nagpaparami at unti-unting kinakain ng katawan ng isang patay na hayop.
Ngunit iba ang kaso ng aso na ito, kung saan ay nahadlangan ang pagkubulok nito dahil sa ang puno ng chestnut ay nagtataglay ng tanin. Ang tanin ay isang organic substance na nag-aabsorb ng moisture. Ito rin ang ginagamit sa taxidermy upang ma-preserve ang katawan ng mga patay na hayop. Ang kawalan ng moisture ang siyang pumipigil sa microbial activity na siyang pumipigil naman sa pagkabulok. Ayon naman kay Bertha Dison, direktor ng Southern Forest World Museum, karaniwan na pagkatapos magsimulang makonsumo ng internal microorganism ang isang patay na katawan, ay magsisimulang umalingasaw ang masamang amoy nito na siya namang aakil sa mga hayop at insekto upang kainin ang katawan nito. Ngunit nagkataon na naprotektahan ng chestnut tree ang katawan ng aso na ito sa pamamagitan ng chimney effects, kung saan ay dumadaloy ang hangin paitaas ng puno na siyang nagiging dahilan upang hindi maamoy at makain ng iba pang insekto at hayop ang katawan ng aso na ito. Nagtataka ka ba kung papaano napunta ang aso na ito sa loob ng chestnut tree? Yan naman ang ipaliliwanag natin ngayon. Ang aso na ito ay napag-alaman na isa palang hunting dog. Ayon sa mga eksperto, ang aso na ito ay 4 na taong gulang na at hinabol niya ang isang squirrel o raccoon taong 1960 pa, at pumasok ito sa butas sa ugat ng puno habang pataas ng pataas ang naakit ng aso ay pasikip ng pasikip naman ang butas ng puno. At dahil nga sa posisyon ng paan nito, ay naniniwala ang mga eksperto na patuloy itong umakyat hanggang 28 feet. Hanggang sa tuluyan na nga itong maipit at hindi na nakalabas, at tuluyan na ngang namatay dahil sa gutom. Mula pa nang buksan ang museo, ang mummified na aso na ito ang pinaka nakakakuha ng atraksyon ng mga tao sa Southern Forest World Museum. Katunayan ay nakapwesto ito sa gitnang bahagi ng museo, na napaliligiran naman ng iba't ibang mga specimen ng iba pang mga southern woods tulad ng pine, oak at cypress. Ang aso na ito ay tinawag na mummified dog hanggang sa dumating ang taong 2002, kung saan ay nagsagawa ang museo ng isang naming contest. At ang nagwagi nga ay ang pangalang Stucky. Ayon sa nanalo, napili niya ang pangalang Stucky hindi dahil sa nasak ito sa puno, kundi dahil ang paligid ng coffin nito na kinalalagyan ay hawig sa pecan logs na binibenta naman sa Stucky Convenience Store. At syempre, upang maiwasan na rin ang trademark infringement, ay binago ng kaunti ng museo ang spelling ng pangalan nito at ginawang Stucky. Talagang nakamamangha ang ginawa ng mga lager na ito. Bagamat alam nila na malaki ang mababawas sa kita nila, ay mas pinili pa rin ang mga lager na ito na ibahagi na lamang sa mundo ang nakamamangha nilang discovery. Maaari mong makita ang mummified dog na si Stucky sa Southern Forest World Museum sa Georgia. Thank you for watching, kaibigan, at kung nag-enjoy ka sa panonood ng video na ito ay huwag kalimutang mag-iwan ng like, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na. At syempre, comment ka na rin sa comment section.